may U-wing na hindi makalipad. So, pag-uusapan natin kung ano ba tong SF U-wing, ano tong DF U-wing, o ano ba tong U-wing. Kung gusto mo malaman yung mga usapan na yan, panoorin mo to. Let's go! Nagbabalik na naman tayo dito sa Dai TV, dito sa bago sa aking channel. Please like, comment, subscribe, hit mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga video natin. Pakilala muna ako, I'm Luigi, pwede mo tawagin EG, pwede rin box, pwede yung pagsamahin EG box para close lang tayo, kwentuhan at usapang ibon. And ngayon, pag-usapan natin ang U-Wing. Ang U-Wing na hindi makalipad. Pero bago natin pag-usapan yung mas malalim yan, pag-usapan muna natin yung basic, ano ba ang U-Wing. So ang U-Wing nga, mula sa word na EU at wing. So, ano yung EU? Yung EU niyan is eumelanin. So, galing to sa, yung EU niyan is galing sa word na eumelanin. Ang eumelanin po is ang responsable para sa pagdark ng ating mga buhok o isa tong parte ng ating pigment system or ng pagkulay sa ating balat, sa ating buhok, sa ating pilik mata, so, sa ating balba. So, ang mga tao na may abundance o maraming eumelanin sa katawan, sa kanilang buhok is kulay itim or brown ng kanilang buhok. Siya may counterpart to na pheomelanin. So, yung pheomelanin is yung mga tao na may abundance nito, sila yung mga lighter yung kulay ng buhok, meron silang kulay gray, kulay gray, kulay white, or kulay blend na buhok, no? Pero, so, ibig sabihin, ang eumelanin is ang responsable kaya nagda-dark ang kulay ng ating mga buhok. Or kung sa ibon, ito ang responsable kaya nagda-dark ang kulay ng isang ibon. So, ibig sabihin, ito yung responsable sa pagdiin ng kulay ng ibon. And ngayon, sa U-wing nga nangyayari na nagiging abundance o napakadami ng eumelanin sa kanyang likod o sa kanyang likod na nagbubuo ng V-shape. And kumakalat ito sa kanyang pakpak o sa kanyang wing. Ngayon, pinagsama yung eumelanin wings. So, kaya tinawag na U-wing, no? So, kaya siya tinawag na U-wing yung mutation nito, no? So, meron tong abundance or marami tong high pigment or yung eumelanin na responsable sa pagdiin ng kulay ng isang ibon. So, nagingyayari, nagkakameron na tuloy ng color combination ng isang ibon na mas madiin or mas matingkad ang kulay ng kanyang pakpak, no? So, yun ang U-wing. So, yun ang basic or pag-uusapan natin ang U-wing mutation. So, meron naman yun, pag-usapan naman natin kung ano ito tinatawag nila sa U-wing na single factor at DF factor or yung double factor, sorry. So, ito ay classify ng isang diin ng kulay ng isang ibon or yung tingkad or yung content or yung nilalaman na itong tingkad ng isang ibon. So, ang tatandaan mo, ang U-wing is parte ng dominant. So, ang dominant traits, ibig sabihin, kailangan visual ang magulang bago nito may pasa sa isang mutation. At hindi ito nagiging split. Ibig sabihin, hindi ito nagiging carrier. Ibig sabihin, lahat ng normal na anak nila is hindi na maglalabas pa ulit ng isang U-wing pa. So, ibig sabihin, kailangan sa breeder mo, kahit isa lang, merong isang dominant or may isang visual, no, na U-wing. So, itong dominant traits, may dalawa itong bahagi. Isang incomplete dominant at isang kumpleto or complete dominance. So, ang U-wing is nasa incomplete dominance. So, ang incomplete dominance is meron siyang single factor at double factor. So, ngayon, paano mo magagawa ang isang double factor? So, balik muna tayo sa basic, no? Kung maalala mo itong single factor tsaka DF factor, maalala mo, mas makikita mo to sa mga color mutation. Kung babalik ka sa vlog ko na ang mutation, meron doon mga color mutation na binahagi nila as single factor na violet, double factor na violet, or kung makikita mo yung single factor na violet, is simpleng violet lang. O makikita mo yung isang DF violet is talaga namang matingkad. Meron din tayong tinatawag na double dark factor na violet na sumatingkad, or misa sa sobrang tingkad nito, nagiging mauve na to or kulay itim. So,
yan ang single factor at BF factor na parte ng incomplete dominance, no? So, ngayon naman, paano naman mabubuo ang isang single factor at isang double factor U-wing? So, mula sa isang parisan ng isang single factor, mula sa isang normal, magpapalabas ka ng pwedeng normal lang. Ibig sabihin, hindi lahat U-wing, no? Yung iba kasi nalilito, akala nila pag U-wing na yung parents, lahat U-wing na. Hindi po. So, kung single factor pa yung anak niya, ay single factor yung magulang, at binaris mo sa normal, maglalabas ito ng normal, maglalabas to ng U-wing na single factor din. So, yan yung dalawang pwedeng ilabas nito. Ngayon, kung pagpaparisin mo naman ang dalawang single factor, isang single factor na U-wing, at isang single factor na U-wing din, is ipaparis mo, maglalabas ito ng double factor U-wing. Or, mas dumami, or mas naging abundance ang U-melanin sa pakpak ng isang ibon. Ibig sabihin, kumalat ito sa buong balahibo nito at mas dumami ang U-melanin. As nag-dark, mas kumapal ang kulay nito. So, ngayon, ang naging produkto na itong double factor U-wing na ito, isang nisnis na balahibo na isang ibon. So, dito pumapasok yung issue kung bakit parang sinasabi nila na tigilan na ang pagpaparis ng dalawang single factor para makabuo ng double factor U-wing. Dahil ang balahibo po ng isang ibon is importante, pang-protection nito, o ginagamit ito ng isang ibon, pang-protection nito sa environment, pang-protection nito sa mga possible na predator o nakain sa kanila. Ibig sabihin, pwede nila itong gamitin pang-camouflage, pwede nila itong gamitin pang-sense nila ng mga kalaban, and syempre, ng mga habitat nila. No? So, ibig sabihin, sa normal na wild natin, siyempre, isang ang feather natin or ang system natin na pang-protection. Miski sa infection, pwede nila maging protection ito, no? Ngayon, bibigyan mo isang ibon na isang nis-nis or hindi magandang ibon. Yung magandang balahibo, dito nila sinasabi na pwede itong makapekto sa health ng isang ibon. Pero yan, tingin ko, kung sa wild. Pero kasi ngayon, nasa captive tayo. Ako, ito yung komento ko lang, no? Pero, yung sinasabi nila hindi makalipad. Sa akin, nakakalipad pa naman yung double factor U-wing ko, no? Pero syempre, apektado. Kasi isipin mo, nis-nis ang balahibo. At ito pa ang isa. Kung imaginein mo na sobrang kapal ng balahibo ng isang DF factor U-wing, sigurado mabigat yan. So talagang makakapekto sa paglipad. So kung mangyayari na paliliparin mo isang double factor in the wild, hindi ito makakalipad ng ayos. Kung paliliparin mo sa isang mas malaking flight or colony, hindi ito makakalipad ng ayos. Pero sa isang breeding cage, siguro makakatawid-tawid ito na isang gento, or sa isang mas maliit na fly cage, makakatawid-tawid pa rin naman siya. No? Pero bakit magandang gumawa din minsan ng DF U-wing? Kasi nga, dahil sinabi ko sa iyo, ang DF U-wing is mayaman or abundance or marami itong U-melanin. Ibig sabihin, mas madiin ang kulay nito at pwede itong gawing materialis para mas mapadiin ang kulay ng isang ibon. So, yan ang usapin o usapan sa double factor U-wing. Ngayon, ang double factor U-wing pinaris mo sa normal. Lahat po ng anak nito is magiging tawag dito, magiging normal, magiging U-wing po na single factor. Ngayon, pinaris mo po ang DF U-wing, pinaris mo sa SF U-wing, magiging DF U-wing or maglalabas pa rin to ng SF U-wing. DF U-wing tsaka SF U-wing ang magiging produkto nito. So, yun ang magiging produkto ng mga parisan na to. So, eto, meron ako isang panel square para maintindihan natin kung ano ang incomplete dominance. Bakit tinawag siyang hindi kumpleto? Bakit siya may single factor at may double factor? So, etong panel square na to, usually yung panel square, ginagamit natin yan na para makita yung percentage ng pwede na itong ianak or ano yung pwede na itong maging anak. So, ito isang example lang ng Punnett Square na ipapakita ko sa iyo. Kasi, meron po akong gagawin na vlog about kung paano gumamit ng Punnett Square, kung paano, kung ano ang genotype, phenotype, pero sa susunod na vlog na yan. Pero, advice ko na sa inyo bagong panoorin yung vlog na gagawin ko ngayon. Ngayon pa lang, umpisa mo na panoorin yung ibang mga vlog ko, lalo na yung mga basic, para hindi ka malito. Kasi masyadong malalim na huyon at sobrang scientific ko talaga ng usapan na yon. Pero sa Punnett Square na to, pasisimplihin ko lang muna sandali ang mga pangyayari. So, bakit tinawag na incomplete dominance o bakit hindi kompletong dominance ang tawag sa mga ganitong klase ng mutation? Etong sinatawag nating yung kung makikita mo yung bulaklak na pulas, pulang-pula sa taas, yung RR. So yung RR natin is means na
yung dalawang jeans na galing sa kanyang magulang o kanya sa lolo at lola is talaga naman nagawa siyang visual. Ibig sabihin, yung visuality o kita mo na yung mismong jeans or present na sa kanyang pinuta, sa kanyang visual na itsura, yung itsura nito. Yan yung produkto ng RR. Ngayon, yung maliit na R is produkto ng walang kangkarga na kahit ano. Wala na walang U-wing, walang iba. So, yan yung represent ng double na mas maliit na R. So, yung kulay puti na ibon. So, sabihin natin ito yung naman yung normal fissure natin or yung normal na ibon natin na magulang, no? So, ngayon, ang magiging produkto nila is lahat niya, nakatuloy na sayo sa'yo, lahat U-wing na. Tama ba? Lahat U-wing na. Pero nga lang, kung mapapansin mo, yung DF U-wing na ginamit natin sa taas na pulang-pula, naging color light pink siya. So, magiging light pink. So, ibig sabihin, yung flower naging light pink. Naging light pink. Yung light pink is represent po ng SF U-wing. Tama? So, ibig sabihin, ang incomplete dominance, although kahit isa lang doon sa magulang, ang merong visual, kakarga to. Kaso nga lang, hindi mo makukuha yung buong kulay or yung buong diin ng kulay. Ibig sabihin, nag-lighter siya, naging SF siya, naging single factor siya. Tama? So, kaya naging tinawag na incomplete dominance. Kung mapapansin mo, dahil pinagpares natin dito yung DF U-wing sa isang normal fissure, walang lumabas na DF U-wing. So, ibig sabihin, hindi siya ganun kadominante, hindi para lumabas pa ulit siya ng DFU wing. So, ang incomplete dominance, sa simpleng pagkakaintindi ko, isa tong dominante, isa tong dominant traits na dumidepende pa rin sa kapares. Paano dumidepende sa kapares? Kung papansinin mo, kung itong DFU wing is pinares ko sa isang single factor, maglalabas siya ng, sa katulad niya, sabi ko kasi niya, maglalabas siya ng DFU wing din, maglalabas siya ng SFU wing, and yun yung mga possible na ilabas niya. Kung SFU wing naman tong kulay pula, na representation natin sa Punnett square natin, at yung puti is fissure lang. So, mangyayari, hindi pa niya madodomina lahat yung kulay ng ano, ng Punnett square natin. At mangyayari, meron itong malalabas na single factor and may lalabas na wala, normal lang. So, yun po yung explanation ko about incomplete dominance. So, ibig sabihin, pag incomplete dominance, same with complete dominance, kailangan may visual sa magulang. Kailangan para may pasa mo. Pero, sa incomplete dominance, nakaka-apekto pa rin yung kaparis niya. Nakaka-apekto pa rin sa parisan. Yung DN ng kulay na ilalabas niya. Which lang lumalabas is single factor at double factor. So, sana nag-guess niyo yung usapan natin ngayon. Sana nagustuhan niyo yung kwentuhan at usapan natin dito. So, yun nga guys. So, maraming salamat sa pagsama sa isang magandang vlog. Feeling ko, katulad ko, nabitin ka sa discussion or usapan ng incomplete dominance and ano ba tong dominant, ano ba tong recessive, ano yung parte ng dominant na incomplete dominant and complete dominance, so ano ba tong Punnett square, paano to ginagamit talaga, ano ang phenotype, genotype na parte ng Punnett square, at ano ang genes at allele. So sana isasama ko yung usapan niya sa vlog na to, kaso masyado nga haba at feeling ko hindi na ma-absorb lahat sa usapan na to. Kaya gagawin natin siya ng bukod na vlog or sa susunod na usapan natin, yun ang pag-usapan natin. Pero advice ko lang doon sa mga bago sa ating channel, sana panoorin mo yung umpisa ng mga vlog natin from species to identification, species, mutation and genes and identification. Or kung mapapanood mo na lahat, mas maganda para mas maintindihan mo yung susunod na usapan. At doon sa mga matatagal na sa akin channel at matagal mahaba na yung mga napanood nyo sa akin channel, sigurado ako may enjoy nyo itong usapan na to. Medyo malalim kasi masadong scientific ko, pero pasisimplihin natin at pag-uusapan natin talaga ng maganda. At hopefully makasama namin kayo doon, lalo na doon sa mga bago sa ating channel. And yun nga guys, and maraming salamat sa pagsama pa rin sa The ITB. And shoutout muna kila Manuel Velasco, Jitoshi Libaw, Kain Cornelio, Jeric Lazaro, Reggie Arenas, Ryan Polopot, Winder Crespo, Odi Sorillo, Angelo Cadiang, sa lahat ng mag-ibo sa pinagbuhatang Pasig, shoutout po sa inyo. Robin Liday,
Paul De Leon, Darren Martinez, Edwin Santa Ana. So, maraming salamat sa pagsama sa The ITB. Basta usapang ITB, ayos yan. Thank you. Let's go.